antaw dito, sir? H3S Airwheel. H3S Airwheel. So nakikita niyo, ayan, papakita ni sir, kino-control niya yung wheelchair through phone. Ayan, gumagalaw yung wheelchair dahil kino-control ni sir through phone. Ang galing. Ginamit namin ito ng Halloween. Sa? Pinantakot niya sa mga ano, no? Naglagay pa ako ng parang tao dyan eh. Ayos eh. And guys, so namamasyal na naman yung inyong Jeep Doctor. So ngayon, araw na to, nandito ako sa Eastwood. Ay, Eastwood. E. Rodriguez, sabi nyo pala to. Malapit lang sa Eastwood kasi andun yung Eastwood eh. So nandito ako sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Kaya medyo maingay, pagpasensyahan nyo na. So bakit ako nandito? Simple lang guys, kasi nandito yung mga binibentang electric wheelchairs. Tapos may mga electric scooters din silang binibenta rito. So yung biyanan ko kasi several years ago na stroke siya. Medyo hirap na rin siyang maglakad. So kayo, kung meron man kayong mahal sa buhay na handicap or may sakit tapos hirap nang maglakad, tingnan natin guys kung magkano yung mga electric wheelchairs dito. Tapos yung mga gusto rin na magregalo sa mga mahal niyo sa buhay, mga electric scooters, meron din dito guys. Okay, pasok na tayo para hindi na maingay. Ayan. Yan na po yung makulit na bata. Tapos ito, may nakita ako naka-box. Nine bot pala. Kick scooter. Ayan, alin yan, sir? Ito pa. Ito. Yan, pag na-on natin to, may ilaw siya. Pwede na i-connect rin sa cellphone. Para? For control din? More on, parang sa battery management, yung kulay ng ilaw, tsaka yung sa cruise control niya. Cruise control naman. Pa. Ilang capacity ng battery nito, sir? Let's say yung max charge range nito is 25 kilometers, max speed 25 kph. Okay, mabilis na rin, 25 kph. Parang tumatakbong tao na rin na mabilis. Tapos, ilang oras ang charging yan, sir? Charging na to is 3 to 4 hours. Electric brake po yung harap. Okay. Tsaka fender brake po yung likod. Paano in-engage yung sa likod? Inapakan? Apa, tao. Fender brake na apakan. So ito yung apakan. Tapos ito yung electric. Oo, electric para sa harap. Sir, nagtataka lang ako ah. Asan ang battery niyan? Dito pa. Mahaba. Apa. Okay. Hindi siya katulad ng ibang battery na square or rectangular. Ito, mahaba na, bilog siguro. Sa mga, let's say, heavier duty units. Diyan na sa boarding battery nila. Mm-hmm. Ito kasi, entry level po sila. Itong dalawa, entry level. Ito naman yung Gotrax GXL2. Well, I'm pretty sure you guys have seen this unit around. Okay. Yung lamang ng unit na to is, one, para sa, on my preference, sa mga daanan natin, interior pneumatic tire siya. Oo. So, hindi na, hindi nadudulas ng ganyan. Tsaka, okay, yung braking system niya. Hand-brake na po yung disc brake sa likod. Okay. Tsaka, electric brake sa harap. It triggers two at once. Ito naman yung brake nung sa harapan na. Ito electric. Pa. Hindi, it's 2-in-1 na to. Sambay sabay na. System. Sabay na nagbe-brake. Apo, ito pa. Okay, tapos sa inyo, sa pag-trigger po ng electric brake. Saan pa lang yung unit. Tapos pag pinagalaw ko, pinot ko lang yung handbrake pati dito. Oo nga. Nakita ko rin na nag-engage din yung nasa likod niya. Mm-hmm. Isa lang yung trigger ng brakes para sa front and din sa rear. Ayan. Gotrax. Yan naman sir, nasa magkano yan? 22,500. Ang max speed nito sir, ganun din. 25 kilometers per hour din. Charge range na to 20 kilometers maximum. Okay. Ayan. 25,000? 22,500. Ito. 29,975 centavos. Ba't may butan? Si Segway na po nag-decide sa price nun, sir. Okay. Segway. Ah, okay. Alam ko na. Naalala ko na si Segway. Hmm. Partners po kami. Ito iba naman to, sir. Ito naman yung Cruise 1000. Let's go to the
1,000 plus 1,000. Plus 1,000 watts. Ito, yung max charge range na to is 50 kilometers. Okay. Max speed 45 to 50 kilometers. Okay, ang bilis. And another perk for it is it's only 22 kilos. Single hub, disc brake front and back. May kasama ng belt, tapos may odometer siya. You can also track the battery through voltage. Okay. So saan nakikita ko, sir? Yung dalawang levers na yan is for brake, for front and for back. This is back. Okay. So this brake, pareho yan. So ito yung mas mabilis. Kasi 1,000 watts motor. Nasa magkano yan, sir? 55,000. 55,000. As you've seen yung sa unit ko dyan sa labas, pwede natin rin i-set up. Ah, ganun yun. Yan din yun. We can put an underglow, lagay ng ilaw sa loob ng fender, dagdag ilaw dito, ilaw dito, siguro custom, ilaw dito. Okay. Pagdating sa mga unit na to, pwede na mag-customize. Pero pag nag-entry level na po kayo, kailangan nyo pa ng external battery. Oo. Bakit? Ano bang ilang voltage ba ang battery nito? Hindi, yung kasi ito, kukonnect na lang sa wiring dito. May sarili na siyang connection for additional accessories or yung customization. Dito located yung battery niya. Ayan yung sinasabi mo, sir, na ano, isa stepboard ba tawag yan? Stepboard na yung battery niya. Tapos banda dito yung wiring niya. Okay. Black, green, and gold. Ito and naman si Web. Webhead? Web. Cream of the crops ng mga scooters. Bakit siya tinawag na ganun, sir? Webhead is made in Korea and handmade. And ayos. Setup. Parang setup na rin siya. But pwede pa maglagay ng ilaw dito. Dito, external battery pack, single hub, dual hub switch, custom board, extend ito, lagay ng ilaw dito. Tapos mudguard. Yes. Unit alone is 220,000. But with all the specs I've told, other accessories I've told you, aabot ka ng 300,000 with unit. Ganda. Max speed nito 80 kilometers per hour. Oh. Parang mo nakakatakot ng patakbuhin ng 80 kilometers per hour. Yan kung hindi ka marunong mag-balance eh. Nakakatakot nga. Grabe, 80 kilometers per hour. Tsaka charge range nito 130 kilometers. Layo ah. Mm-hmm. So, kumula rito, makakaabot na ako ng Batangas, something, 130 eh. Kung hindi ka mahuli sa... Yun lang, hindi kasi pinapayagan sa highway ang gantong mga scooters. Yan. Tsaka 5-inch solid tires na rin siya. Mm-hmm. Ilang watts ang motor nito, sir? 3,800 watts motor. Sir, question. Yes. Yung motor niya is for front lang? Or front? Both. And back. Okay. Tapos yung maganda, Samsung rin yung battery niya. Okay. Kaya siya ganun din ka-pricey kasi nga, both wheels ang may motor. Mm-hmm. Kasi unlike dun sa mga pinakita mo sa akin kanina na rear. Single ito lang. Rear. Ito yung front naman yung motor niya. Apo. Okay. So kaya siya mahal. Kasi nga napansin ko nga, wala sa itsura niya na single motor lang siya eh. Yung makikita nyo guys, motor sa harap, meron din siyang sariling motor pa sa likod. Kaya kaya niyang tumakbo ng 80 kilometers per hour. Pero ito, single hub lang, kaya na ng 50. Hmm. Pero mas astig tong tignan, si Web. Webhead. Webhead, yung eksaktong tawag sa kanya. Tapos meron siyang shock absorber dito. Very smooth. Pero it takes a while kunyari. Sanay ko sa mga gulong na ganito kasi mas malaki yung gulong na to. Parang sanay ko sa motor na pa-ATV ka. Oo. So hindi mo pwedeng i-banking kasi makapal yung kanyang gulong. Ito kasi kahit paano pwede. Pero sobrang sturdy ito. Ito? Aluminum 6061 yung type ng metal na ginamit. Ganda. Ano namang isang to, sir? Ito rin ba yan? Hindi. Iba na yan. Ito. GKS, pambata. Yan yung pambata. Max charge range, mga 9 kilometers. Tapos,
unlike the usual, let's say, yung G2, which is 16,500, ganito yung pindot ng throttle nila. Ito. Okay. Throttle, electric brakes sa harap, fender brakes sa likod for the G2. This one, the GKS, you have to step on both of these buttons para sa and press on the and the fender brake is your brake spot. Okay. Ito yung pangbata na to, sir. Ilang watts ang motor niyan? Mga 150, 200 lang. 150, 200. So, ang max speed niya siguro mga nasa 30. 150 watts. 150 watts. So, nasa magkano naman yun, sir? Nasa 10,500. 10,500 lang. So, ito yung pang scooter na pangbata. 10,500 lang siya, guys. Electric scooter. So, yung max, tawag ito, max range sa full charge niya is 9 kilometers. Tama, sir. 9 kilometers. Yeah. So, ang battery nito mukhang wala rin sa step board. Nasa step board actually. Nasa step board. Ah, sa step board. Eh, nipis ah. Opo. So, manipis yung battery yung ginamit. Kaya medyo maliit lang yung charge range niya. Okay. Saka wala siyang use ng katulad ng electric brake. Okay. Ito naman yung G2. Downgrade ng GXL. Ano kayo ba nila, sir? Mas malakas yung GXL sa charge range kasi ito, 15 kilometers lang. 15 kilometers tapos lang. Speed na ito, 20 kilometers per hour. Okay. Tapos fender brake and electric brake siya. Tapos solid tires siya. So, magkano naman siya, sir? 16,500. Yung isa? 22,500. Ang charge range naman nito, nasa full charge. Full charge niya, max charge range niya ay 20 kilometers. 20 kilometers naman. Opo. Okay, so yung mga may office na malapit-lapit, 20 kilometers, pwede nyo nang gamitin yan. Doon lang kayo sa bike lane. Tsaka laging dapat suot may helmet. Nire-require na rin ba sir yung helmet sa ganyan? Opo. Ayan, guys. Kasi for example na ikot ka, walang helmet, may picture sa'yo, mare-report ka sa social media. So kahit scooter lang siya, bawal talaga. Oo. Ayan. Tsaka safety rin ng tao rin. Pero mga helmet niya yung ganito lang naman, di ba? Ganyan lang naman yung re-require na helmet dyan eh. Kaya yung mga nutshell. Nutshell nga pala ang tawag dito. Ayan. Ito po yung e-life center na. E-life? So bakit siya tinawag na e-life, sir? Electric po lahat. Ah, puro electric naman. Mobility scooter, electric wheelchair. Yung isa pang maganda sa electric wheelchair, pwede mo i-connect via Bluetooth. Para? Sounds? Hindi ba? Pwede na i-control gamit cellphone. Eh, talaga? Ito pa. On ko lang po yung Bluetooth ko. Tapos may app po siya. Airwheel. Airwheel. So, i-download yung app sa Play Store or sa Apple Store. Ayan. Tapos intelligent electric scooter nakalagay. Pero isa-search ko na muna yung device. Connect na pa. Ayan. Connected na siya. Okay. So, paano siya kinocontrol? Papakita sa atin ni sir. Lipat ako sa remote control. Tapos, trust ko siya. Okay. Mami, ang galing. Kinocontrol through phone. Pero yung range niya, sir, distance ng phone hanggang dun sa depende picture. Depende sa phone. Depende sa reception ng Bluetooth. Kasi Bluetooth connection nga siya. Eh, paano sir? Hindi ba nakaka-affect? For example, ikaw naka-open yung Bluetooth mo to control yung wheelchair. Actually, may paano password ka? Connection to. Okay, may password connection. Oh. And guys, so sa mga merong family member dyan na handicap o yung mga hindi nakakalakad or hirap makalakad tapos gusto nyo makasama sa mall, ang tawag dito, sir? H3S. Airwheel. H3S. Airwheel. So nakikita niyo sir, ayan, papakita ni sir, kino-control niya yung wheelchair through phone. Ayan, gumagalaw yung wheelchair dahil kino-control ni sir through phone. Ang galing. Ginamit namin to nung Halloween.
sa pinatakot niya sa mga ano, no? Naglagay pa ako ng parang tao dyan eh. Ayos eh. Tapos yung maganda, pwede ko rin ipa-fold gamit yung cellphone. Fold? Mm, off ko lang to. Okay. Center folding mo. Ah. Galing. And guys, so nagsisimula na siya mag-fold. Kinontrol siya through cellphone lang. Tapos, kapag totally folded na siya, yan yung pwede na siyang itabi. Okay. I-unfold natin. Unfold ganyan din. Ang ganda. Magkano daw? Oh, sir, magkano daw, sir? Kasi yung tatay niya, kasi na-stroke eh. 125,000. So, gusto yung kaya ni tatay sumakay sa ganyan. Gusto rin ni tatay naglalakad. Enjoy siya. So, bukod sir sa cellphone control, may sariling control si ano kung kaya naman niya. Apa, i-disconnect ko lang yung phone ko. Ah, so kailangan disconnected muna. Disconnect ko. On pa yung unit. Tapos, dito na pa. Oo nga. Pero, pwede rin i-manual niya to. Ang galing niya lang yung electric mode. Okay. Ay, itutulak niya na lang. Pero pag naka-electric siya, hindi niyo matutulak to. Nakalock yung gulong. Okay. Galing. So, magkocontrol niyan is yung mismong user. Pero, usually nakikita ko nga gumagamit ng mga ganito, tsaka mga ganon is yung mga handicap o kaya may mga kapansana na talaga. Kasi para sa kanila talaga ginawa yung mga ganito, sir, di ba? 125,000. Itong smaller? This one is 55,000. 55,000. It can also be controlled via cell phone, but It cannot fold like this one. Ah, hindi siya nagpo-fold. Ah, yung folding na to, hanggang dito lang. Tapos, manually? Ah, manual. Okay, ito kasi, true phone pwede. True phone or tsaka button. Button. Ito naman, ay, yan sir, magkano naman yan? 55,000. 55,000, so mas mura yon. Ito naman, mobility scooters, 45,000, 65,000. 65,000 naman siya. So, hindi yan na-fold ganyan na talaga yan, sir, di ba? Actually, pwede rin tanggalin yung upuan. Tapos? Tanggalin niyo yung mga basket. Okay. Pwede rin yung baba. Para at least malesen yung ano, yung size niya. Okay. Para saan, sir, yun? Yung? Itong two smaller wheels na to. Ah, pag ganang ito niyo po. Ah, kapag pinold nyo na nga, parihilahin. Okay. So, yun yung purpose pala niya. Kasi ito meron din eh. Magkano price niya ito, sir? 45,000 yan yung 65,000. Ito, pwede na nga itong ano, gawing laruan ng bata eh. Mami, 45,000. Kapareho ba yan yun? Iba yun? That is the 65,000 red. Ah, red. 65,000.